Nakatanggap ang consular office ng Pilipinas sa Hong Kong sa mga report na pinatutulog ng mga employer sa labas ng bahay. Mga overseas Filipino workers o mga OFW nito na positibo sa COVID-19. Ang kay Philippine Consul General to Hong Kong, Rally Tejada, inibababa sa 3 katulad na kaso ang nakarating na sa kanilang tanggapan. Una na nagbabala si Tejada na kakasuhan ng mga employer na tatanggalin sa trabaho ang mga may sakit nitong mga Pinoy workers. Samantala, nakabantay ang OWASP sa kalagayan ng ating mga kababayan sa Hong Kong na nagpositibo sa COVID-19 at sa mga ulat na napipilitan ang ilan sa mga itong maghintay sa labas ng mga ospital dahil full capacity na ang mga paggamutan. Ang kay OWASP Administrator Hans Leo Kaknak, 28 Pinoy, ang naitala nilang nagpositibo sa virus, 5 dito ang nakarecover na, 2 nasa ospital at 21 ang naka-isolate. At kaugnay po niyan ay makakausap natin na ngayong umaga si OWASP Administrator Attorney Hans Leo Kaknak. Good morning po, Sir Leo. This is Aljo Bendijo. Ang umaga, Sir Aljo, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga po. Opo, totoo ba yung mga balitang ang ilan natin mga kababayan ay sa labas na ng bahay natutulog? O, nakalis sa bahay ng kanilang mga employer. Ito yung mga kababayan natin nagpositibo sa COVID-19? Okay. Meron tayong 41 cases ngayon na binomonitor natin in coordination of course with our Philippine Consulate General, and kasi syempre kami sa OWA ay bahagi ng Polo, Dole Polo team. Merong 41 cases, and of the 41 cases, 8 ang nasa ospital. 8 ang nasa ospital. Mga 12 ang nasa kanilang mga employer. And all the rest nasa isolation facility. So, everyone has been taken to isolation facilities. Meron lang kasi mga sitwasyon na paalis papuntang Pilipinas, pauwi, tapos sa testing sa airport, doon nagkakaroon ng kaalaman na sila ay positive. So, dinadala sila sa COVID positive isolation facility kaagad. But rest assured, all of the cases that are in our monitoring list ay nasa isolation ngayon, whether it's with the employer or whether it's nasa ospital. At yun nga, sabi ko kanina, 8 ang nasa ospital ngayon. At wala naman dun pala yung nababalitaan na malubhang kaso dun sa mga nasa ospital. Opo, may mga balita din na, Attorney Leo, na nasa park na lang natutulog ang ating mga kababayan dahil sa hindi po pinapauwi ng kanila mga amo dahil nga positive sila sa COVID-19? Well, meron tayong unang napabalitaan nung isang linggo. Pero ito na yung isa sa mga kaso na nasa isolation facility. Nadala siya sa isang isolation facility. At yun nga, bate rin sa inyong ulat, ay idinudulog na natin sa Hong Kong authorities ang sino mang employer na basta na lang sasabihin sa domestic worker ay bahala ka na nang walang responsibilidad. So, kasi under Hong Kong law, sa tingin namin ay hindi dapat mag-terminate ng isang empleyado sa kadahilanan na nagkaroon ng COVID yung empleyado. Lalo na sa panahon ngayon, di ba, Sir Aljo, sa sarili natin bansa, nakikita natin na itong mga Omicron cases, o mga bagong COVID cases, ay hindi naman ganun kalubha, hindi katulad nung dati. Lalo na't marami ng bakunado at sanay na tayo sa mga COVID protocol. So, hindi dahilan na mag-terminate ang pagkakaroon ng COVID-19 ng isang empleyado, lalo na dyan sa Hong Kong, and even under their own laws, no, ganyan ang sitwasyon. Kaya idudulog natin sa Hong Kong authorities ang sino mang employer na hindi mag-comply o hindi ginampanan ang kanilang responsibilidad sa kanilang empleyadong OFW. Opo, kumikilos na po ang konsulado natin doon na kasuhan itong mga employer na ito na lumabag sa batas ng Hong Kong pagdating po sa pag-aaruga ng ating pong mga OFWs, lalo na ngayong may pandemya? That's right. And in fairness, nabanggit ko nga, all 41 cases are accounted for. 8 nasa ospital and all the rest are in isolation facilities, whether it's a Hong Kong government facility or an NGO facility.
ay nandun na sila sa they're now undergoing isolation, and kapag sila gumaling na, may option either bumalik yung kababayan natin sa kanilang employer or umuwi muna dito sa Pilipinas para magpahinga. Sa inyo, si Diane Kerer po ito. Attorney, out of those 41 cases po na nag-positive, may napaulat po ba or nakarating na report sa inyo na mayroon po sa kanilang terminate dahil po sila po ay positive? Merong ulat. We are coordinating with the Philippine Consulate General and of course working with Apollo on the data, no? Kung ilan ba talaga ang apektuhan dito. But as far as I know, yung polo natin is making a very strong effort na kumbinsihin ang mga employers na pabalikin yung mga OFW kapag sila'y gumaling na sa COVID. At meron tayong mga cases na nagtagumpay ang polo sa pagkumbinsi sa mga employer. We know of at least 3 cases kung saan pinabalik naman yung mga nakarecover na sa kanila mga employers. So, patuloy lang ang ating pagkakausap sa mga employers. Meron pang tayong napapabalitaan na mukhang terminated. Pero kasi ang sitwasyon ay they're still undergoing treatment. So, hindi pa naman tapos ang usapan, so to speak. Kaya pwede pa natin kausapin at kumbinsihin ng mga employers tungkol dito. Okay. So, maa-assure naman po natin itong ating mga kababayan na positive sa COVID-19 na once na gumaling po sila, ay mayroon pa rin po silang trabahong mababalikan. Well, we're doing all that we can, ano? As I said, merong mga nakukumbinsing mga employers. Hindi ko masasabi na merong lahat ng employers makukumbinsi natin. But in general, karamihan ng mga employers ay willing pabalikin ang kanilang mga empleyado na nag-COVID positive. Well, maraming salamat po sa inyong panahon po dito po sa RSP, Attorney Hans Leo Kakdak, ang administrator po ng OWA. Stay safe po kayo, Attorney. Salamat po muli. Maraming salamat kaya sa adyo sa inyong mga tagapakinig. Sa nagbabuhay po kayo pagdating po natin ng isa't isa.